Bakit nasusunog ang mga outlet kahit pa sabihin nating may pangalan o branded? Ito yung mga ilang dahilan. Gaya nito, itong electric kettle na to, ito yung sinasaksak nila dito. Isa lang naman daw yung sinasaksak nila. Nagtataka sila kung bakit nasunog. So ito yung dahilan, guys, no. Itong male plug ng electric kettle na to, sabihin na natin na mahinang klase. Yes, guys, marami na tayong ni-repair na ganyan. Yung mga male plug ng electric kettle, karamihan is sunog. So nadadamay itong outlet. Yan yung isang dahilan, no. At pangalawa, itong mga outlet natin, hindi maayos yung pagkalagay ng mga wire. Ngayon, paano natin ito maiiwasan? Para maiwasan natin, pag gumamit tayo ng mga matataas ang wattage, dapat wag nating masyadong damihan ng tubig gaya ng electric kettle na ginagamit. Ito yung ipapalit natin na outlet. Isa lang naman daw yung sinasaksak nila, yung electric kettle lang daw. Bakit nasunog? So isang dahilan din, guys, no. Dapat maayos yung paglagay natin ng mga wire, yung wirings ng outlet. Dapat hindi maluwag. Dapat yan is baon na baon. Para mahigpit, dapat mahigpit. So pag nalagay natin, try nating hilain kung mahihila pa, no. Dapat hindi kayang hilain. May sukat din yung binabaon na wire, yan, oh. Yan yung standard na sukat niya. Iwasang mag-loose. Yan yung isang dahilan. At isa pang dahilan, hindi maayos yung pagkasaksak natin ng electric kettle. So tingnan natin, baka nag-loose lang yung outlet natin, no. So hindi naman overload, no, kasi isang electric kettle lang naman daw yung sinaksak. Yun lang daw talaga. So ang nakikita nating problema nito, yung male plug ng electric kettle is mahinang klase. Pag once yun na uminit, doon magkakaproblema, doon malulusaw, masusunog. Marami na tayong na-repair na ganito, mga male plug ng electric kettle. Mataas ang wattage, tapos yung easy plug niya is mahinang klase. So palitan mo ito ng mga 10 amperes para hindi basta-basta bibigay. Yun lang, maraming salamat.